dati, rain, rain, go away ang sabi ng lahat pag tag-ulan month. Para ngayon, iba na ang mga panahon ngayon dahil ang rainy season, hassle no more. Walang mababasa dahil may bubong po yan ha sa maraming bagay at aktibidad. Enjoy indoor kasama ng buong tropa at pamilya. Ito na ang the best places to be para sa galaan ngayong tag-ulan. OMG, wet season na naman sa Pinas. Kabi-kabila ang mga baha. Hustle sa traffic at panira din ang plano, lalo pat vacation mode pa rin ang mga bagets. Ngayon, all things are possible na. May mga pasyalan at atraksyon pa rin naman na best ngayong rainy season. Ang sagot dyan, malling. Welcome to the Space Museum. Ito ang bagong pakulo ng mall na ito sa North EDSA. Pasukin natin at i-experience ang mala intergalactic chamber dito. Lahat ng makikita sa loob ay galing sa HD projector na may 3D effect. Kaya naman, para mo na rin nakita ng malapitan na ang kalawakan. Perfect para sa mga bata at magbabarkada. Pagpasok pa lang, sasalubungin na ng malalaking isda in space. May mga mini astronauts din sa loob na pwedeng makipag-selfie. Matatagpuan din dito si Space Astronaut, ang giant astronaut sa North EDSA. Pero ang main attraction sa Space Museum, Big Bang Theory video na nakaproject sa pader. Sa to para sa bonding ng family. Mas maganda nga ito kaysa dun sa bahay, nagsa-cellphone, yan. Dapat meron interaction din sa ibang mga tao. My favorite planet is Earth. And space is really awesome. Libre lang ang makapasok sa Space Museum. Ipakita lang ang resibo mula sa kahit na anong restaurant, supermarket, fashion store na nasa loob ng SM Mall. Mabibigyan kayo agad nila ng 4 na tickets. At kung nag-avail naman kayo ng ticket sa kanilang movie house, mabibigyan ka rin ng free access. It's perfect po for friends and family. Maganda po siya and at the same time, super fun po siya when you're with your loved ones po. Rainy season, kumbaga, pwede po kasing ito yung maging comfort ng mga taong pupunta dito and mas masaya din po mag gumala or to get bond with your loved ones sa mall. Kumbaga, ito po kasi different po talaga siya, unique po siya. It's a new experience po talaga. Marami po mga holograms and Instagrammable din po. Kung hanap nyo naman ay galaan na pet-friendly at palaruan para sa ating mga fur babies, perfect naman ang pakulo na ito dahil mayroon na silang paw park sa loob ng kanilang mga mall. So what do you think? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit naisip ng SM Malls ang bigyan naman ng pansin ang mga fur babies natin? Kasi di ba during the pandemic, hindi mga bata hindi makapaglaro with other their playmates or with anyone. So talagang the parents, of course, they feel sad naman na, you know, walang makalaro yung mga bata. So they give them pets, no? That is, I think, a reason why nag-boom itong economy ng the pet economy. It's because of the pandemic. It's a pandemic baby. I think so, yes. Right? So that's why we encourage lahat ng mga building to be pet friendly. Yes, and in response to that, we created paw parks in our malls, no? You would see we have how many
many, more than 60 na, 60 plus na paw parks that the customers can bring their pets and play in the paw parks of SM. Libre ang pagpasok at paglalaro ng ating mga alagang aso sa loob ng paw parks. Ang kailangan lang gawin ay mag-register. I-scan lang ang QR code, sagutan ang kanilang form at automatic magiging member ka na ng SM Super Pets Club. At kasama na dyan sa mga privilege ng pagiging member nila ay ang free pass sa mga paw park. Sobrang laking bagay po talaga para sa mga and this is a safe place for our pets, no? And especially comfortable sila, the pets and also the fur parents. Kasi syempre, aircon, tapos malawak, tapos yung ating registration, very important kasi they make sure na all pets are vaccinated, updated yung shots nila. Tapos, ano, so sobrang linis, very well maintained. Kaya we are very thankful sa SM kasi they have this place for our fur babies and the parents. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos. Pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi, yan ang iyong beauty routine. Attraction ngayon dito sa isang SM Mall sa Mandaluyong, ang kauna-unahang 3D LED board sa Pilipinas. Iba't iba ang tema, depende sa season. At sa ngayon, nakutawag atensyon talaga at kinagigiliwan ang napaka-cute dog na ito. Pati ako, nahuhumaling sa pet na yan. So aside from the paw parks, meron pa kayong audition para sa cutest fur baby. Yes, it will be featured in some of our ads, like the LED screens that we have there. Napaka-cute ng dog na yan. Kung nanalo ang pet mo, ma-feature yan along EDSA. Wow! Yeah, syempre all the fur mommies and fur daddies, they're excited about it, di ba? Natapos na ang search for the next mega pop star kahapon. Kaya inaabangan na ngayon kung sino ang mailalagay sa 3D LED billboard na ito sa EDSA. Para naman sa ating mga mommies ngayong tag-ulan, kung medyo iwas kang mabasa habang namamalengke, huwag mag-alala dahil bukas na ang Sunday Farmers Market. Bilihan ng prutas at gulay sa loob ng mall. Very convenient, di ba? There's a project that I wanted to mention that might interest you also, Corina. The Sunday Farmers Market, no? Alam mo, during the pandemic, madaming mga farmers tayo na because of logistics and supply issues, nabubulukan ng mga tomatoes or patatas or whatever, no? Nabubulukan sila. Kawawa. Kawawa, really. And we all know that the farmers work very hard, no? So, what we did is, sa mga provinces namin, we created a farmer's market, Sunday farmer's market, no, na pwede silang magbenta ng mga gulay at prutas, no, talagang napakamababa, no, on Sunday lang, from early in the morning, 7 a.m. to 2 o'clock in the afternoon, maibenta lang nila yung mga product nila. Yes, that's so important. That's straight. Farmers to the mall. Walang middleman. Walang middleman. So talagang kita lahat sa kanila. So I think that's one way of giving back to the community where we are, no? Malaki ang naitutulong ng ganitong tiyanggian para sa mga farmers sa bawat probinsya ng ating bansa. Take note, ang presyo rin ng kanilang produkto hindi nalalayo sa mga binibenta sa palengke. Tulad na lang dito sa Naga. Sa market po, dumadaan, inaalok pa namin. Dito po, yung galing sa loob, nabili po talaga. Mostly, nabili po talaga yung mga customer ng SM po dito sa amin. Ito pong mga binibenta namin, mga tanim din po ng mga cooperative farmers po namin. At in fact, ako po, may tanim po ako dyan, binibenta ko din po dyan. So napakalaking exposure po, lalo-lalo na sa mga dumadaan po dito. Napakalaking tulong po sa federation namin, sa co-op namin, at sa mga farmers namin.
Ang Sunday's Farmers Market sa Naga, ang isa sa may malaking revenue sa buong bansa. Dahil malalayo ang mga mall sa Bicol at hindi madaling mapuntahan ang mga palengke, mas pinipili ng mga customer na mamili sa mga mall. As a working mom, advantage siyang masyado kasi hindi na ako pumupunta ng market, sa public market. Nandito lang, lalabas lang ako from my lunch break. Tapos nakakabili na ako ng mga pangangailangan sa bahay. Convenient ito ng ganito kasi hindi ka na pupunta ng palengke. Pareho din naman ang presyo. Kaya ayos na ito. Parehas na panalo ang mamimili at ang ating mga magsasaka, diba? Lalo na ngayong tag-ulan, hindi na kailangang magtitiis na mabasa at maglakad sa putik ng mga palengke. Dahil sa mga mall, may mga mabibili pa rin tayong mga mura at kalidad na produkto. Nakasupport pa tayo ng mga pamilya ng mga magsasaka. I'm very excited about I'm excited myself. So kasi nakakatulong ka na parang mura pa yung product na mabibili mo. Of course, alam mo magiging kliyente dyan yung mga may restaurants. Yes. O diba, life is easier and possible na. Hindi mo naman kailangang ma-stress at mabugnot tuwing tag-ulan. Lalo na kung ang problema mo lang ay kung saan ka mamamasyal. Dahil may mga pasyalan na gumagawa ng paraan para ang lahat ng serbisyo maibigay sa atin. Ito ang mga galaan na bukod sa mabigyan tayong kasiyahan, may oportunidad pa na makatulong sa kapwa. Sabi nga, weather lang yan. At sa kahit na anong panahon, dapat laging piliin natin ang maging masaya, diba? This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.